Okay, so sabi dito, rate ban patch, sabay tawa sa comment section sa TikTok page ko. Nakakatawa pala ang rate ban patch. Okay. Sabi pa niya, lamaw, you can buy wind blades, fluffy stick and raindrops. You don't need to hit your hooks. You can just walk towards enemy. Pang support na build usually kasi yun eh, yung sinabi ni na alternate build. Tapos katangahan yung isang comment niya na you don't need to hit your hooks. Isang katangahan yun, pre. Taas ng damage output ng hook. Tapos sasabihin mo, hindi mo kailangan gamitin. You don't need to hit your hooks. Lalo na pag early on. Isang katangahan yun, banana. Ang ina, nag-patch ka pa, di ba? Pwede siguro yung comment mo na yun. Pag ano eh, pag hindi patch eh. Just walk towards your enemy. And then hit them. Pwede yun sa mga hero, mga center, mga bristleback, mga ibang hero. Except patch. I play this shit. To satisfy myself. I play this hero because of the hooks. I enjoy playing it. And while playing it, I enjoy it. Shut the fuck up. That's why I play this hero, because I just want to hook people. That's it. I don't care about anything else. They're not playing in pro. They're against Doom Tinker and Snap, which deals magic and armor reduction. Copying pro build doesn't mean it works. Ano ba naman yung kinalaman ni Tinker tsaka ni Doom sa laning phase, pre? Kung mapapansin mo, alatang hindi mo lang pinanood yung video eh. Nakita mo lang yung rate ban patch sa una, tapos umalis ka na eh. Yung rate ban kasi, boss, panimula lang yan. It's just a starting item para hindi ka masyadong mabuli. Pag pinanood mo yung video, may anti-magic ako dyan. Tapos may playship pa ako. Ayun kasi yung mga hindi ano eh, yung tamang pa-comment, pabibo lang sa comment section eh. Oh sure, ginaya ko na din. Kasi I understand the logic behind it. Hindi ko siya basta ginagawa or binibuild nang walang rason dahil ginawa ng pro player. Ito, sagutin natin talaga once and for all kung ano-ano. Sabi dito, kindly explain why rate ban. Okay, so ano bang binibigay kasi ng rate ban, guys? Rate ban gives you stats. 5 agi plus 2 strength plus 2 intelligence plus 6 attack speed plus 2 armor. So agility plus 5. So may extra armor ka pa dun aside from the plus 2 armor na binibigay niya. Kasi di ba agi gives you points. May increment yan na dinadagdag sa armor mo eh. Strength, same. May dinadagdag yung HP mo, tapos yung sa health regen mo. May increment din yan, dinadagdag yan. Dinadagdag. Same sa int. Nadadagdagan yung mana pool mo, nadadagdagan pa yung ano, mana regen mo. May increment yan. Tapos may attack speed ka pa. O, diba? So, why rate ban with Pudge? Okay, so Pudge, diba, mabagal lang attack speed niyan. Pero, at the same time, mataas yung base damage niyan. Like Trend Protector, Rasta, sino po ba yung mga malakas yung ano, yung base damage sa level 1 lang, na level 1 lang. Kay Pudge kasi 73 taas nung damage niya ito. Masarap ano to, masarap i-harass. I think sabi ni Jenkins, third down si Pudge na pinakamataas yung ano, yung base damage niya early on sa start pa lang ng game. Maganda ang rate ban kay Pudge, especially if laning against physical damage heroes like TA, Tiny, AM. Basta mga physical damage heroes or pati mga range heroes, Trax, Lina, yan. Why not Bracer? Kasi yung Bracer regen lang tsaka konting stats lang yung binibigay niyan eh. So pag sa laning lalo na pag mga range heroes, pwede mo rin namang i-regen na yun eh. Pero ang baba ng regen, 0.75 regen is very low. Tapos, pag may stun pa yung support ng kalain mo, hindi mo ma-outlive yung damage output nila minsan eh. Kaya mas reliable yung rate ban or yung armor type na build. Like Ring of Protection, yung mga ganun. Ring of Protection, ano yung Chainmail, yun, mga armor-based na ano. Tsaka ngayon, pwede mo namang i-regen via Tango or Ring of Health na lang eh. Kaya mas isa yun sa magandang benefits ng rate ban.
Tsaka Dota is very dynamic kasi ngayon. Not necessarily na pag strength yung hero mo, bracer ka. Pag int yung hero mo, mag null talisman ka. Pag add yung hero mo, pwede ka mag... pag add yung hero mo, magre-rate ban ka. Basahin mo yung ano, tapos intindihin mo. Tapos, incorporate mo sa mga heroes na ginagamit mo. Ganun lang yun. Iba kasi yung binabasa lang kaysa yung iniintindi eh. Kailangan intindihin mo din. Huwag puro ano lang. Kaya minsan, hindi tumataas yung rank natin o rin hindi tayo nag-improve kasi hindi tayo, hindi natin iniintindi yung mga stuff, mga little stuff, gaya ng mga to, mga change lags or yung pinaka-basic, yung mga binibigay ng mga item na to eh. But iyak ka, idol, ikaw ba yung patch na nasa puno lang? hindi mo pa ata ako na papanood kaya sige lang. Kadjaw ka lang diyan. So sabi niya dito rate ban plus agi attack speed with patch na matagal lang attack rate. Binibase sa kalaban ng build idol di porkit nanood ka ng pro gagayahin mo na. Ayun, natawa ako dito. Siya na nga nagsabi agi attack speed. Tapos siya na din nagsabi na matagal lang attack rate. Balik ka ulit sa video na to. Intindihin mo kasi. Intindihin mo kung ano yung effect ng rate ban kay Pudge. Or sa kahit sa ino pang hero na yun. Intindihin mo. Huwag mong binabasa lang. Halatang ano eh. Halatang hindi mo ginagamit yung utak mo eh. Sa ano na to eh. Sa certain part na to eh. Binabase sa kalaban ng build idol di porkit nanood ka ng pro. Hindi ko alam eh kung anong gusto mong bibase sa kalaban ng build eh. Sa tingin ko naman, binase ko sa kalaban yung build ko. Oh, rate ban lang, early on. Isa lang yun ha, isa lang yun. Tapos, anti-magic na. Against kay Doom, Tinker, Snapper na pinagsasabi mo. O, oh, diba? Sa tingin ko naman siguro, situational yun, diba, pre? Hindi ko alam kung talagang... Pabibo ka lang siguro mag-comment sa mga ibang page eh. Pero yun yung kita ko sa mga comments mo eh. Pabibo lang na nagmamagaling binabase sa kalaban ng build, putya. O kung nakita mo sa game na to, nag-hood ako. Actually, in-upgrade ko pa yung hood ko dito eh. O, may dagger pa ako para magawa ko yung just walk towards the enemy. Para kagatin ko na agad. Hindi ko na kailangang i-hook yung itama yung hook ko na sinabi mo, 'di ba? Ja, kay Pudge kasi may ano 'yan, may playship 'yan. Alam mo ba kung saan ang playship? I-Google mo na lang para naman maintindihan. I-Google mo tas intindihin mo kung ano ang meron sa playship ngayon, okay? Stick ka na lang siguro banana sa content mo. Maganda pa yung ano, yung ginawa mo eh. Na content dito eh. Stick ka na lang dun sa content mo na simple tips like strength for tank, agi for carry, and int. Heroes for support. Yan, maganda rin content yan. Pang simple tips din yung mga yan eh. Maganda yung mga content mo actually eh. Strength for tank, agi for carry. In for support. Ayan, maganda. Yan na lang. Stick ka na lang siguro dyan. Ha? Hindi naman kita pinapakialaman na actually. Stick ka dyan sa strength for tank. Agi for carry. In for support. Ayan. Dyan ka na lang siguro. Ayan siguro. Mag-stick ka na lang dyan, boss. Hindi naman kita pinapakialaman. Sabi pa dito, copying pro build doesn't mean it works. As long as you understand the logic behind it, you can copy it. Hindi yung kinokopya mo lang dahil ano. Hindi yung kinokopya mo lang dahil natripan mo lang or dahil pro player yung gumawa. Kailangan alamin mo yung rational behind it. Kaya na-trigger din nata si ano eh, si Boss Yowie sa mga sa mga nagtatanong sa rate ban invoker niya eh. Sasabihin ko na sa iyo banana, si Yowie nag-rate ban sa invoker. Yung kalay niya, Tuskar. Madami din na akong nakakalaro. Tiny, rate ban din yung gamit. Okay? Rate ban. Hindi porky strength or int yung hero nila. Magna-null or magbe-bracer sila. Tank for strength. Carry for agi. Support for int. Eh, so, yan. Rock and roll to the world.
Kaya yun, right ban is very good for Pudge. You can deal more damage at lane while taking less because of the flesh ship and the armor and the rat. So, ayun. Deal more damage, take less damage. Parang ganun lang yung logic behind it pag sa rate ban Pudge. Okay? Pwede ka, isa lang. One rate ban is enough to start while farming your Vanguard or Hood. Or even just Ring of Health and then cloak, the magic cloak. I was like tags mo na or dagger or whatever you feel that's happening in the game. Anything can work in Dota right now. So yeah, it's really up to you. But the one rate ban to start the game is okay. It depends on your playstyle. If you're the kind of guy who wants man fighting, rate ban is good. Pag man fight ka dyan. Rate ban. Why rate ban? Yan. Hope nasagot ko yung mga tanong nyo na palagi sa stream na why rate ban?